ang mga handog sa pista ng pagpapatunog ng mga trompeta. Ika-29 na kabanata. Sa unang araw ng 7th buwan, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip magtipon kayo para sumamba sa Panginoon. Sa araw na iyon ay patunugin ninyo ang mga trompeta. Pagkatapos mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog, na ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Isang batang toro, isang lalaking tupa, at 7 batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo ng mga ito, samahan ninyo ito ng mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Magandang klaseng harina na hinaluan ng langis ang ihalo ninyo. 6 na kilo sa bawat batang toro, 4 na kilo para sa lalaking tupa, at 2 kilo sa bawat batang tupa. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis para mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ihandog ninyo ito bukod pa sa buwanan at pang-araw-araw na mga handog na sinusunog, na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at mga handog na inumin. Mga handog ito na sinusunog at ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Mga handog sa araw ng pagtubos. Sa 10th araw nitong 7th buwan, magtipon kayo para sumamba sa Panginoon. Kailangang mag-ayuno kayo at huwag na huwag kayong magtatrabaho. Pagkatapos mag-alay kayo ng handog na sinusunog, na ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. 1 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo, samahan ito ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ang isama ninyo ay magandang klaseng harina na hinaluan ng langis. 6 na kilo sa bawat batang toro, 4 na kilo sa bawat lalaking tupa, at 2 kilo sa bawat batang tupa. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Bukod sa 1 pang handog sa paglilinis, para sa kapatawaran ng inyong kasalanan at sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at sa handog na inumin. Ang mga handog sa pista ng pagtatayo ng mga kubol. Sa 15th araw ng buwan ding iyon, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip magtipon kayo para sumamba sa Panginoon. Magdiwang kayo ng pista para sa Panginoon sa loob ng 7 araw. Mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog na ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Sa unang araw, ito ang inyong ihandog. 13 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Haluan ninyo ito ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis. 6 na kilo sa bawat batang toro, 4 na kilo sa bawat lalaking tupa, at 2 kilo sa bawat batang tupa. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa 2nd araw, ito ang inyong ihandog. 12 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa 3rd araw, maghandog kayo ng 11 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis.
bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa ika-apat na araw, ito ang inyong ihandog: 10 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa 5th araw, ito ang inyong ihandog: 9 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan nyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa 6th na araw, ito ang inyong ihandog: 8 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa 7th araw, ito ang inyong ihandog: 7 batang toro, 2 lalaking tupa, at 14 na batang tupa na 1 taong gulang. Kailangang walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Sa 8th araw, huwag kayong magtatrabaho. Sa halip, magtipon kayo para sa pagsamba sa Panginoon. Mag-alay kayo ng handog na sinusunog na ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon: 1 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang tupa na 1 taong gulang. Kailangan na walang kapintasan ng lahat ng mga ito. Sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng tamang dami ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis, bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog na may kasamang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Bukod pa sa mga handog para sa pagtupad ng inyong panata at mga handog na kusang loob, maghandog din kayo sa Panginoon sa nakatakdang mga pista ng mga handog na ito: mga handog na sinusunog, mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, mga handog na inumin, at mga handog para sa mabuting relasyon. Sinabing lahat ito ni Moises sa mga Israelita ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon.